Ayon, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Ronde TV. Mutuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Wala nang paligoy-ligoy ito, TTG leader Arne Teves. Yun lang ano mga kababayan, Lord Janis Digamo ay siya daw talaga ang kakandidato bilang kinatawa ng 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Kapalit niya sa pinatalsik na si TTG leader Arne Teves mga kababayan. Ako po, yung mga kalaban ha, yung mga patuloy pa rin naninira kay Mayor Janis Digamo, umpisahan nyo na. Kasi nga, itong si Ma'am Mayor Janis Digamo ay konfirmado na nga na ito nga yung tatakbo bilang kinatawan ng 3rd District dyan sa Negros Oriental mga kababayan. Yung mga kung ano-ano na yung pinagsasabi ha, sa inyong mga YouTube channel at yung inyong Facebook page na paninira, patuloy na paninira sa kampo nga nila Mayor Fitz Diaz at kay Mayor Janis Digamo, umpisahan nyo na kasi nga malapit na yung eleksyon. Baka sakaling masagip nyo pa yung inyong Arne Teves. Yun ang ano mga kababayan, ano, itong si Mayor Janis Digamo ay siya daw talaga ang i-endorso pati sa national mga kababayan. Ano? At itong si Colonel Ray Lopez, iwan ko ba mga kababayan kung talagang tatakbo ito dahil may sinabi nga siya noon mga kababayan sa isang interview ano na hindi na daw magbabago yung kaniyang sinabi na tatakbo daw talaga siya bilang congressman nga rin sa 3rd District mga kababayan. Pero iwan ko ha, kasi may ginagawa na namang survey kung kailan ito gagawin mga kababayan. Ito si Darwin Mayor Galicano mga kababayan, pakinggan natin ito. Special election? Ako, okay, actually ang update nato ana is ang gi-endorse yod si Mayor Janis ang dagan sa 3rd District. Mo nay gi-endorse pod sa national na siya yod ang padagano sa among Digamo group. So moy among nasabutan na siya. Ongoing ang survey, then after the survey tawagon ang grupo. Then i-present ang nagsorbe. Ang nagsorbe gikas national dilihita. So wala tayo labot sa pagsorbe. Kay bias man na o kinsa tong nagsorbe baka may manipulasyon, no? So this time ang sorbe gikan sa national. Then after, bakit pa kasi may pa-sorbe-sorbe pa kasi nalalaman rin itong si Colonel Ray Lopez, ano? Dapat talaga mga kababayan, ibigay niya na muna. Huwag na muna siyang una po, pa-sorbe-sorbe pa yung nalalaman. Wala din naman, ang lalabas din talaga dyan mga kababayan ay si Mayor Janis Digamo pa rin. Kasi nga, nakilala lang naman itong si Colonel Ray Lopez. Pasensya na sa mga kababayan natin dyan na sumusuporta nito kay Colonel Ray Lopez. Pero nga mga kababayan, kailangan talaga na itong si Mayor Janis Digamo ay manalo ngayong darating na special election dyan sa 3rd District mga kababayan. Para din na makabalik nga itong mga Teves. Yun talaga mga kababayan, itong si Colonel Ray Lopez ay hindi pa ito, sa palagay ko lang ha, opinion ko ito, hindi pa ito mananalo doon sa kampo na Manila Arne Teves. Kasi nga may ano to, hindi naman imposible mga kababayan na may manok itong si Arne Teves. Talagang mayroon yan. Sa daming pira ng mga taong ito, gagawin lahat. May labing isa pang ano ito, may labing isa pang mga private army. Hindi natin alam kung baka mamaya nadagdagan pa mga kababayan, di ba? Kaya kailangan mag-giveaway muna itong si Colonel Ray Lopez. Huwag niya munang isabay yung pangarap niya sa sunod na munang eleksyon. Di ba mga kababayan? Pero siguro, I think, after eleksyon siguro, magawas na ang sorbe. So dito na namo i-present na ang nagsorbe. So ang final na kung kinsa ang highest sorbe, muna ipadaganon sa Digamo Group. So what do you say about the comment with our Colonel Ray Lopez that he has no turning back and running for the 3rd? Hindi. Actually, iba naman ang military. Pag sinabi, no? But this time, no? Ni-agree naman ang party, group, nga kung kinsa ang taas o sorbe, mauna na imudagan. So, medyo nag-lilo ang iyang statement. Actually, I really appreciate po sa iyang statement na dili siya, there's no turning back, etc. etc. But of course, muhatag ko kag-statement, ana, halong emosyonal na. Kay lisod yan ang mubuhi ka o statement na inana. But kanang tinarong ragyod nga, mo istorya ka nga walay halong yod nga emosyon,
karong latest statement is mo agree na siya kung kinsa gyud ang taas nga sorbi mo unay padaganon sa Digamo Group. So nalipay ko o nalipay tang tanan nga mga grupo sa 3rd district nga usa ra gyud ang padaganon. Yan ang ano mga kababayan, itong si Colonel Ray Lopez ayon kay Darwin Mayor mga kababayan na pumayag naman daw ito na gagawa nga ng sorbi. Itong pagkakalam natin, itong si Colonel Ray Lopez mga kababayan, ang nag-request nitong sorbi ulit. May sorbi nang nangyari. Ang nanalo nga doon sa sorbi na yon, tatlo sila ni Mayor Pritz, itong si Mayor Pritz at si Colonel Ray Lopez at itong si Mayor Janice Digamo mga kababayan. Lamang na lamang si Mayor Janice Digamo. Kasi nga, gusto ng mga kababayan natin dyan sa 3rd District na itong si Mayor Janice Digamo ang magiging congresswoman dyan. Kasi qualified naman mga kababayan. Kasi nga, may bahay daw ito, si Mayor Janice Digamo, doon sa isang barangay sa Seaton mga kababayan. May bahay ito sa Seaton, itong si Mayor Janice Digamo. Sa isa sa mga barangay dyan, ha? Nakalimutan ko na naman kung anong barangay yung mga kababayan. Ha? At yun ang ano mga kababayan. Kasi itong si Mayor Janice Digamo mga kababayan, qualified naman talaga, ang tatakbo din bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Dahil itong si Mayor Janice ay may bahay doon sa may Seaton mga kababayan. Isa sa mga barangay ano, dyan sa Seaton kung saan mayor nga itong si Mayor Pitts mga kababayan. May bahay daw ito sila doon. Sabi nga ni Mayor ng Dumaguete mga kababayan, mismo siya ay alam ng Mayor ng Dumaguete na may talagang bahay itong si Mayor Janice Digamo. At itong si dating Gobernador Will Digamo ay nagiging barangay captain pa nga doon sa Bunawon. Bunawon mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali ha, Bunawon. Kaya sabi nga nila, qualified talaga itong si Mayor Janice Digamo na tatakbo bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental ngayong darating na special election. Ngayong December ha, ngayong taon na ito mga kababayan, malapit na ito, ilang buwan na lang. Magbibilang na lang tayo ng ilang araw. Oh, mga ganun mga kababayan. Basta bahala na si Arnie Tavis Camusi. Yun ang ano mga kababayan. Hanggang dito lang muna. Ano, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna ako. Hindi na ako magbabasa ng komento ha. Kasi hamidyo hapon ha. May lakad na naman tayo. Emiliano Reyes shoutout ha. Nilo Montemayor, Corazon Bonsi. Kay Domingo Espartero. Dumagan Jaime. Kay Irene Hobilo. Kay Bartolome Mancio, kay Maria Luisa Abrigi, shoutout. Rodil Dimisa Idol, shoutout ha. Maritzo de la Trinidad, Dina Miguel, kay Agustina Eliso, Rini Dakina, Bamberge Barilidios ng Pulilan, Bulacan, Ma'am Joyce ng Japan, kay Los Bimin, Binuhar, kay Norma Diso, ay kay Dream Kalimot, idol natin sa Cebu ha. Shoutout sa lahat ng mga subscribers ni Dream Kalimot. Scout Ranger, shoutout idol ha. Amarita Villaniba, kay Marlene Libaton, kay Papang Burag YT Channel, Papang Burag Official YT Channel. Shoutout sa inyo, idol, ha? Sa inyong mga subscriber dyan. Robert Lachica, Romaboy Idol, shoutout. Judith Rimulano Corazon, kay Armando Dictado, kay Maria Luisa Abrigue, Oliva Bitinho, Bong Lamusti, Dani Agpalo, Beverly Arandia, kay Rodel Dimisa, tapos na Tilma Santos, Leonardo Sabrido, Bayong si Manalo, excuse me, Marlene si Bayama, kay wala na dito mo siya, Marita Villaniba, Dion Huyuman, kay Tilma Santos, kay Idol Teddy Bear, siya tata Idol Teddy Bear, Robert Tawadan, Aida Iquintero, at Boy Losada, Alma Likiyayo. Yun ang ano mga kababayan, hanggang dito lang muna. At once again, this is from the TV mo, ingat yung lahat, God bless bawat isa sa atin.